Bueno, mga kaibigan, ito ang balita, ano ho, itong kaso no na binabantayan natin, itong nambubugbog na ambasador, ah, na nahuli po na kunan ng CCTV camera, itong si dating ambasador sa Brazil na si Marichucho Mauro na BFF ni Eli Cuyucot Soriano. Nung araw, ewan ko kung yung mga nakikinig sa atin, natatandaan. Ano sabi natin sa inyo? May mga tao malas sa, ano, malas sa iba. Halimbawa, itong grupo ni, ito nagpupumilit na magtsuhin, na magdidikit sa mga makapangyarihan tao sa gobyerno. Itong si Bad Eli Cuyucot Soriano, tsaka yung pamangkin niyang, ano, pamangkin niyang nagpapanggap na ministro ng ang dating daan MCG ay hindi naman marunong magbasa ng Biblia, mga kaibigan. Nanloloko lang ng tao. Ewan ko kung matatandaan ninyo, binalaan natin yung iba eh, na nako, iwasan yung magdidikit dyan at yan ay malas. Lahat ng dikitan yan, mga kaibigan, kundi walang hiyang tao, mamalasin sa buhay. Kaya yun ang nangyari dito kay Mauro. Diba tayo lang ang pumupuna dyan? Wala naman nakakakilala dyan eh. Unang nakilala yan dito sa programa lang natin eh. Dalawang taon ang nakararaan, di ho ba? Ayan ang napala. Ngayon, ito hong binabantayan natin ito kasi masyadong matindi ang ginawang katarantaduhan nito, mga kaibigan, laban doon sa kanyang kasambahay na baliba, eh ayon na rin sa mga ibang opisyal ng gobyernong sumakay dito nung una sa isyung ito, pero ngayon wala namang ginawa, di ba? Magpakesyo magpapaimbestiga sa Senado, nawala naman yung imbestigasyon. Itong si Subiri, di ba, mga kaibigan? So ngayon, kaya natin binabantayan ito, wala nang interesado rito eh. Sabi ko sa inyo eh, ang mga nasa media, hindi na tinututukan yan, yung mga balitang yan. Siguro, eh meron niyang padulas, di ba? Oh, lalo na yung particularly yung mga reporter dyan sa Foreign Affairs, ha? Kaya wala na silang follow-up dito. Eh para sa ampat na na-assign kayo sa Foreign Affairs, hindi kayo nagpa-follow-up ng kaso nyo, hindi katulad nung araw, eh sa mga police reporter lang eh, di ba? Nakita ninyo kung tumakbo yung istorya ng mga kriminal nung araw, di ba? Araw-araw may kasunod na development eh. Natatandaan ninyo kayo yung mga inabot yung mga dekada 60, 70, ha? 80, hanggang 90, pagka may mga krimen, di ba? Ito yung krimen ito eh. Lalo ito, sapagkat ito ho, mga kaibigan, napakalaki ng kinalaman ito. Ha? Kung anong klaseng mga opisyal sa gobyerno meron ng Pilipinas. Napakasama ng ginawang halimbawa nito. Hindi lamang sa kanyang mga kasamahan sa gobyerno, kung hindi, pati na sa buong Pilipinas. Sa mga OFW, mga kaibigan, na dahil sa kanyang ginawa ay pwedeng lalong manganib ang interes at kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Ngayon, ito na ho ang balita sa Department of Foreign Affairs. Babasahin lang natin ano po. Eh para, bago tayo magkomentaryo, ganyan ho dito sa programa natin eh. Ha? Kailangan basahin natin ang balita habang ating kinokomentaryohan para alam ng tao na hindi fake news ito, di ba? Oh, mga kaibigan, ganito ang paghahatid ng balita at pagkukomentaryo sa mga balita. Basahin mo yung balita. Ang sabi ho ng Foreign Affairs, yun daw kaso laban dito sa pinabalik na ambassador dito sa Pilipinas na dating nakatalaga sa Brazil, si Marichu Mauro, ay
Yun daw kaso ng pagmamaltrato sa kanyang kasambahay is already under formal investigation. Anong investigation yan? Ang tagal-tagal ng hinduropot na investigation. Mga gago ba kayo dyan? Ha? O talagang pinatatagal ninyo para makalimutan ng tao? Diba? Yun ang sabi rin natin nung una, patatagalin lang yan. Oh, eh ito namang ginagawa nilang investigasyong ito, ito'y ano lang ho eh, administrative lang ito eh. Kumbaga, may kinalaman lang ito doon sa kanyang hinahawakang posisyon, ha? At saka yung rango niya sa Foreign Service. Oh, ang sabi ho nung ng DFA na si Executive Director IB Banson Abalos, the case is already under formal investigation. Itong si ang nagsabi niyan, yung Executive Director na Acting Head ng DFA Office of Strategic Communication and Research. Sa kanyang mensahe tungkol sa estado nung kaso. E nung November 26, sinabi nitong si Foreign Affairs Under Secretary, Secretary Brigido Dulay, sa kanyang tweet, mo sa tweet nagsasabi, para sa inyo mga reporter dyan na inassign ng mga periodiko tsaka mga himpilan dyan sa Foreign Affairs. Tapos sa Twitter kayo nagsasalita, mga damuho kayo. Ha? Di sana bago mo i-Twitter, dun mo muna padaanin sa media, unahin mo. Pag lumabas na yung balita, tsaka ka mag-Twitter tungkol dun sa lumabas na balita. Mga tanga eh, mga bobo, mga kaibigan. Hindi naman sa ano ha. Kasi nakakangawit na talaga itong mga ginagawang pagtugon na ano na baliwala eh, mga kaibigan, baliwalang mga opisyal sa pamahalaan nito. Oh, yun daw proceedings ha sa kaso labang kay Mauro ongoing. Gaano katagal? Simple. Ha? Tatanungin mo lang base ro sa camera. Batang antagal niyan. Oh, ikaw Beto. Ah, ako 'yan. Ito, sino ito? Oh, yung ano, yung kasambahay ko. Oh, 'yan. Nakita, tinatadyakan mo, kinukurot mo, sinasapak mo, ha? Mahirap ba 'yon? Saan kayo magsisimula ng investigasyon nung simulang maging ambassador siya? Ha? Wala na tayong pakialam doon sa ibang kaso. Halimbawa, kung siya'y naging consul dati sa Italy, di ba? Sa Europe. Oh, ang laki pa ng sakop nito. Pati dito sa Brazil, hindi lang naman Brazil, yung ibang bansang malalapit dyan, sakop niya rin eh. Mga kaibigan eh. Ano yan? Doon ka magsisimula? Ha? Kumbaga sa halimbawa, magnanakaw. Oh, nag-akyat bahay, yung magnanakaw. Ngayon, nireklamo ng may-ari ng bahay sa pulis. Oh, ibig mo sabihin, iimbestigahan lahat ng kaso, pag dinala mo ito sa hukuman, o kaya sa piskalya, lahat ng kaso, isasabay-sabay mo ron sa isang demanda. Katarantaduhan yung pinagagawa nyo eh. Niloloko nyo publiko eh. Mga hinduropot kayo dyan eh. Sa Foreign Affairs eh. Palibasa, eto, nagpapakita kung anong klaseng leader kayo meron dyan sa Foreign Affairs. Ganon din itong kabuuan ng gobyerno. Kung anong klaseng leader meron sa itaas, asahan mo na. Ha? Magiging kwano. Ha? Performance sa kabuuan ng gobyerno. Kaya nakita ninyo, patarantado lahat ang sistema ng ating pamahalaan ngayon.
Bakit? Eh wala eh. Wala ka maasahan sa namumuno eh. Hindi mo mahagilap. Pag tinanong mo, nasaan ang presidente o ang pangulo, ba magagalit pa eh. Kailangan huwag ka magtanong eh. Ha? O ngayon, eto ho. Ha? Para daw bigyan ha ng ang lahat ng oportunidad na marinig. Sino papakinggan nyo? Ipapatawag nyo ba yung kailangan nyo pang ipatawag yung binugbog niya? Yung inabuso niya? E nakita ninyo, di doon kayo magbase sa CCTV. Simple lang naman yun eh. Tatanong mo lang, ba't mo sinaktan yan? Ano ba naging kasalanan yan? Di ba? Hindi mo ba alam na labag sa batas yang manakit ka? At lalo-lalo na ikaw ay ambasador ha, na isa sa pangunahing trabaho mo ay pangalagaan at proteksyonan ang interes at kapakanan ha, ng mga kababayan mo na nandyan sa nasasakupan mong bansa o mission. Tawag kasi sa kanila mission, mga kaibigan. O, hindi ho ba? Para daw mapakinggan. Ano nga pakikinggan nyo? Hindi ba? Ang inaantay dito, magkaroon ng mabilis na resulta base na nga sa CCTV. Kuha ng CCTV. Pagkatapos, hindi lang administrative ang dapat na ikaso dyan. Nagtataka tayo, etong mga maiingay na grupo, mga kababaihan, nasan yan? Nasan kayo ngayon? Dito sa sinapit ng kasambahay nitong si Marichu Mauro. Bakit dyan tahimik kayo? Natatandaan ko tuloy eh. Kaya ako, wala akong paniwala dyan eh. Yung mga grupo-grupong kababaihan, mga kung ano-ano. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi ako, paniwala ko, duplication lang lahat yan eh. Ginugulo lang niya ng sistema, nakakagulo yan sa batas. Halimbawa, yung mga violence against women and children. Di ba kaso yan? Pagka nag-abuso ka ng kababaihan at saka ng mga paslit. Ha? Oh, mga kaibigan, gumawa sila ng special law ang tawag dun eh. Pero sa totoo lang, meron ng mga dating batas yan eh. Susundin lang natin talaga yung batas eh. Ha? Yung pananakit sa kapwa-tao, walang paliwanag yan eh. Walang justification yan. Kahit sabihin mong nangutang sa'yo yan, nawalang yakan yan, eh yung pagbubuhat ng kamay sa kapwa-tao, eh kwan yun. Wala hong paliwanag yun. Kasi batas yan eh. Hindi ka pwedeng manakit eh. Diba? Kaya nga may mga physical injury. Ngayon, ginawa yung pananakit para bigatan yung parusa. Yung mga special laws, ginawa yan. O, eh para saan pa yan? Mga kaibigan. Hindi ba? Dito sa foreign affairs, tandaan natin, ang iniimbestigahan lang nila rito yung Republic Act 6713 ang papatak eh. Mga kaibigan eh. Yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Eh siguro, meron pa silang mga pansariling mga tuntunin na hindi mo pwedeng labagin sa departamento. Diba? Iba pa yun. Pero kung batas, 6713, pasok to eh. Pagkatapos yung violence against women and children. Hindi ba? Ngayon, doon sa administrative case,
Ang pwede lang gawin sa kanyang sanction dyan, eh yung suspendihin, o kaya eh, tanggalin sa pwesto. Di ba? Tanggalin na sa serbisyo. Mga kaibigan. O yun lang naman ang pwede, ang administrative case eh. Wala pa yung criminal aspect, yung sinasabi nating 6713 violation at saka doon sa women and children. Oh, mga kaibigan, yun ang criminal. O kaya, ewan, sabi ko nga eh, nung umpisa pa lang, di ba? Yung mga sumusubaybay, napakinggan nyo yan eh. Oh, sinasabi natin, patatagalin yan para yung kalooban ng tao, eh, mapalambot nila, di ba? Para wag nang maghain ng o ituloy yung reklamo laban dyan sa walang yana yan. Ha? Na walang karapatan na manatili dyan sa foreign service na nagdulot ng matinding kahihiyan sa bansang Pilipinas, lalo-lalo na nagsasapanganib sa ating mga kababayang OFW na kalimitan ay dumadanas ng katulad na pang-abuso at mas masahol pang pag-abuso sa kamay ng kanilang mga employer, mga foreign employer, mga kaibigan. O hindi ho ba? Anong mangyayari? Eh, baliwala. Ha? Gagawin ang bisyo ng mga foreign employer na pagbubugbugin niyan at abusuhin niyang mga kababayan natin Pilipino. Bakit? Eh, kuya, mismo nga ang ambasador ninyo eh. Nang-aabuso ng kanyang kasambahay eh. Kami pa. Kanino kayo magsusumbong? Doon din sa nambubugbog? Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Kanino kayo magsusumbong? Sa foreign affairs? Na pinagtatakban yung... Eto, ano to eh. Sabi nga sa English, there are many ways of skinning a cat. Maraming paraan yan eh. Para mapatay mo yung pusa eh. Di ba? Isang paraan dyan, patagalin mo. Di ba? Anong kalechihan yan? Eh kung yung mga presidente nga eh. Pagka nadidemanda, pag nakakasuhan sa Korea, sa Japan, ang bilis eh. Di ba? Yung sa Korea, di ba? Yung babaeng pinakahuli dyan, yung nangyari dyan, yung babae na presidente nila, kinulong. Ang bilis. Isipin mo, ang krimen nun, corruption eh. Hindi pa direktamente ha. Hindi direct corruption. Anong klaseng corruption? Yung kanyang kaibigan, eh, nagagamit na impluensya yung kanilang pagiging magkaibigan para makakuha ng mga pabor sa mga negosyo. Malalaking negosyo sa South Korea. O di ba? Kinulong na 'yon, di ba? Matagal na nakakulong yung babae. Napatalsik pagkatapos kinulong. 'Yun lang kaso no, indirect 'yun, ha. Mga kaibigan. Oh. E tapos ito, administrative, pagbabasihan mo lang video. Ang dami niyong kalechihan. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ang sabi po dito, nung dulay, yung undersecret, este secretary, Brigadier Dulay, yun daw, findings, ha? At recommendation, eh kasunod na raw, ha? Ano raw ito? Ongoing pa, ha? Pero kasunod na raw yung findings.
Eh kung matatandaan ninyo eh, itong formal complaint kunyari nila ay isinilbe o naiserve dito sa dating ambassador na ito na si Maricho Mauro na BFF ni Eli, ni Bad Eli Cuyucot Soriano at saka pinagyayabang ni Daniel Rason sa kanilang FB page. Mga kaibigan, may literato pa eh. Binibigyan pa ng award kung ano-ano. Mga kaibigan, lintik eh. Oh, November 9 pa, yung formal complaint. At alam naman ninyo, October yata nangyari ito eh. Di ba? December na tayo ngayon eh. Simpleng kaso. Hindi mo naman siya kailangan kasuhan doon sa kung meron pa kayong gustong alaming iba niyang kinasasangkutan, wala na yun. Hindi nakasali yun. Dito lang, mag-focus, di ba? O ngayon, kung hahalukayin ninyo, bakit si Mauro, nakikipagmabutihan. O kung talagang iimbestigahan, di ba tayo nga sa atin nga unang nakilala ito, wala naman nakakakilala rito sa ambassador na ito mahigit isang taon na nakakaraan Hindi ba? Tayo lang inalathala ko pa sa aking column yan sa Pahayagang Hataw, mga kaibigan. Isinulat natin yung pakikipag mabutihan niya doon sa fugitive wanted leader ng samahang ang dating daan na si Eli Cuyucot Soriano na nagtatago ngayon sa Brazil dahil wanted dito sa kasong 2 counts of rape, mga kaibigan. 2 counts na panggagahasa, 2 kaso ng panggagahasa, wanted, tumakas, nagtago sa Brazil. Ayan eh, ibig sabihin nun. Kasi po, sa Brazil, walang extradition treaty ang Pilipinas. So kaya, yun ang pinili ni Soriano na pagtago ang bansa para hindi siya madakip at mapabalik dito sa Pilipinas. Meron mga bansa talaga na ang Pilipinas ay walang tinatawag na extradition treaty. Meron bansa naman, meron tayong extradition treaty. Na halimbawa, nagpunta ron ng isang wanted, pwedeng pabalikin dito sa bansa, automatic. Dadaan lang sa proseso. Pero may kapangyarihan yung bansang pinagtataguan para pabalikin, ipatapon, pabalik dito sa Pilipinas. Pero doon sa Brazil, kung wala tayong extradition treaty, ang pwede lang siyang madakip doon o maaresto sa kanyang pinagtataguan bansa sa Brazil, mga kaibigan, kapag siya ay tumapak sa embahada ng Pilipinas o kaya konsulado ng Pilipinas. Sapagkat yung mga opisina na yan, teritoryo yan ng Pilipinas. So, doon, pwede siyang arestuhin doon. Hindi nasakop ng Brazil, ng gobyerno ng Brazil, ng bansang Brazil, yung compound ng embahada, anumang embahada, dayuhang embahada at konsulado.
Hindi na siya pwedeng arresto, di ba? Kaya nga sa Amerika, nakita niyo yung mga inchik. Ha? Pagka natunugan na sila aarestohin na ng FBI. Ha? Itong mga espiyang pinakawalan nila. Na kunyari, nagpapanggap ng mga estudyante sa Amerika, sa saan bansa at estado sa Amerika. Oh, para mag-espiya. Mga kaibigan, ano ginagawa? Doon, tatakbo sa loob ng konsulado. Itatago nila. Ha? Para hindi ma-aresto. Ha? Para makumutan nung tinatawag na diplomatic immunity. Oh, mga kaibigan. Oh, doon pa lang dapat kinwestiyon ito. Eh. Yun ang iginaryo ko noon eh. Kaya lamang may mga nakaalam nito sa publiko dahil sa programa natin at saka dun sa periodiko, mga kaibigan, na nakabasa nun. Oh. Eh pagkatapos, sakalain ninyo, after more than a year, eto na po, lumabas ang katotohanan, talaga walang hiya pala ito. Oh, nang-aabuso ng kanyang kasambahay. Oh, mga kaibigan, palabasa, siguro malakas ito sa presidente, di ba? Oh, mga kaibigan, kaya ang sabi ni Luxin, ipagbibigay alam niya raw kay presidente, ha? O pinagbigay alam niya raw kay presidente kung iimbestigahan nito. Ba't ka magpapaalam? Nakita ninyo ang depekto. Pag ang sistema, kaya ang isang bansa bumabagsak dahil sa hindi paggana ng sistema. Trabaho nyo yan eh. Di ba? Kaya yan eh, appointee ng presidente yan, kaya hindi appointee yan. Bagampanan nyo ang trabaho nyo. Hindi ginawa ang batas, ha? Para lahat ay masalalay sa desisyon ng presidente. Batas yan eh. Mga kaibigan eh. Bakit kailangan ihingi mo ng permiso yan? Di ba? Nito si Boy Finger. Oh. Pagkatapos, meron daw directive si Presidente Duterte sa DFA na mag-imbestiga sa di umano'y abuso, ha? Pag-abuso nitong si Maricho Mauro, mga kaibigan. Oh. Ayan, ha? Ito naman si Subiri tsaka yung ibang mga mambabatas, di ba? Ang sabi dati, magpapatawag ng imbestigasyon. Ay ba't wala na? Oh, di ba? Si Subiri nagmamadali pa eh. Pinahanap yung kwan eh. Yung binugbog, ha? Yung biktima. Tapos eh, in-announce niya na iimbestigahan daw. Kaya saan? Kaya ano eh, nung umpisa pa lang, ang ginawa ka agad ni, yun, malaking, ano yun, ah, malaking bagay yun para mapalubag mo yung loob, di ba? Alam nyo, hindi ba aling patawarin siya no, walang masama eh. Di ba? Walang masama kung yung kanyang biktima, patawarin siya. Diba? Pero, yung ginawa niya bilang ambassador, conduct unbecoming yun eh. Diba? Labag sa batas yun sa Republic Act 6713. Oh, at pagkatapos, ipinahiya niya ang Pilipinas. Dahil ambassador ka eh. Ikaw yung supposed to be ay takbuhan, ha, ng mga inaabusong Pilipino sa ibang bansa. Ikaw yung tagapagtanggol dapat.
sana ng mga Pilipino. Eh, baliktad ang ginawa nito eh. Di ba? Iyon ang panagutan mo. Doon nyo siya panagutin. Di ba? Wala na tayong pakialam. Talagang ganun eh. Yung krimen niya against person, yung crime against person committed, wala na tayong pakialam kung pa, gusto siyang patawarin nun. Lalo na, bigyan mo ng pera at patatawarin ka na yan. Eh, paano yung krimen mo sa bansa? Di ba? Eh, yun, walang kapatawaran yun. Dapat. Dapat parusahan siya doon. Sino ba siya? Pagka nawala ba siya, hindi nagagana gobyerno? Oh, kaya dapat siyang parusahan eh. Gagana pa gobyerno eh. Isa lang naman siya eh. Di ba? Oh, mga kaibigan. Eh, wala eh. Eh dito, makikita ninyo. Eh, pa, isang paraan yan para ika nga po, eh, i-absuelto, oh. Pagtakban itong ginawa niya, 'di ba? Meron pang lumabas na kwan, hindi sinasabi kung sino mga bumubuo ng mga empleyado raw ng foreign service, ha? Mga career employees and officials nitong DFA, eh hindi naman sinasabi, white paper. Anonymous. Ha? Unang-una, wala namang nakarehistro ng ganung organisasyon. Mga kaibigan. Oh, para magkaroon ng legal personality yung announcement na 'yon na dapat daw eh bigyan ng ano ito? Igalang daw ito. Ano? Pinoproteksyonan nung di umano'y asosasyon. Sila rin ang gumawa noon eh. Oh, tapos inilik kunyari sa media. Ito naman media kahit na hindi nila, siguro alam nila yon. Oh, kaya lang may padulas, di ba? Oh, ilabas nyo to. Protektado namin si ano, sinusuporta namin. Yan si Ambassador Mauro. Oh, pinalalabas ba nila ano eh, martir eh. Ha, mga kaibigan? Pero, yung sinasabing organisasyon na yon, samahan ng mga empleyado, mga career, employees and officials sa DFA, walang sinasabi kung sino-sino yon o kung sino man lang ang namumuno. E di white paper yon, mga kaibigan. Oh, e di fake news yon. Pagka ganun, yun ang fake news. Sipin mo, walang tao nagsasalita. Ha? Sino nagsalita nun? Oh, mga kaibigan, wala. Oh, di ba? Ano yun eh? Propaganda yun eh. Ha? Gawa ng mga PR yan, tsaka ng mga, alam nyo, yung mga PR kasi, alaga niya, mga reporter. Yung reporter nila, ginagawa nilang, kuha nila, atchoy nila sa PR business nila talaga. Kunyari, mga newspaper. Pero PR. Yun po, ha? Ganun yan. Sipin mo, wala kang na-interview tao eh. Papatulan mo. Eh kahit sino, pwedeng gumawa nung ganung ano eh. Ganung press release eh. Di ba? Wala kang babanggitin tao. Gumawa ka lang, halimbawa, anong samahan? Eh kung magpalabas kami, ilagay ko naman pambansang ugnayan ng mga kababaihang inaapi. Oh, edi, ang pangit pa ng acronym nun, ha? Pambansang ugnayan ng mga kababaihang inaapi. PUKI. Oh, pwede ba yon? Tapos walang nagsasalita. Sabi ng PUKI, oh, mga kaibigan, di ba? Ayon sa PUKI, pwede ba yon? Mga kaibigan, pinaglulukot tayo nito mga to. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire!
Ito, paliwanag ni Esperona. Yun daw mga left-leaning political groups na hindi naman sumasangkot sa anumang illegal act ha sa Kongreso. Pero yung iba ay sumusuporta sa underground organizations. Oh, they are not doing anything illegal in Congress. Wala silang ginagawa sa Congress na illegal. They are not. Wala. But there are underground organizations that they, whether wittingly or unwittingly, support that are connected with Communist Party of the Philippines. Eh, sa totoo lang eh, matagal nyo nang alam yan eh. Matagal na yan eh. Ang sa atin lang ganito. Pag pinuntirya mo yan mga yan, namimili ka. Diba? Kasi ang pamiminsala, ang terorismo, hindi lamang naman sa baril yan eh. Diba? Sa paghawak ng armas. Yung pork barrel, may mas masahol pa bang terorismo doon? Kasi, marami kang tinakot dyan sa pork barrel na yan. Marami kang, ang totoo niya, maraming sanggulang namamatay dyan eh. Na, wala nang makain eh. Kasi kinukuha lahat ng mga kawatan sa namambabatas, dyan sa kamara, tsaka sa senado. Yung pera para sa ta... Kaya nakita ninyo, di ba, pinaliliwanag natin kung totohanan ng gobyerno, kung totohanan na gustong tulungan ng gobyerno mamamayan, magkano lang ang gagastosin, no? Lahat ng walang bahay dito sa Pilipinas, magkakabahay. Sa halagang 250,000 pesos, makapagtatayo ng bahay. Magkano lang aabutin niya? Kwentahin mo kung ilan ang Pilipino rito na walang bahay, na nakikita mong pakalat-kalat. Ha? Kung totoo, kasi mga programa ng NHA, mga ano yan eh. Mga namimili yan eh. Yung iba nga, nininegosyo pa ng mga opisyal ng NHA yan eh. Basta yung nandyan sa ilalim ng Hadsi, puro kahayupan ang nandyan, di ba? Ilang beses ng ilang administrasyon na yan? Sa panahon pa ni nila Gloria Macapal Arroyo, di ba? Na walang hiya na yung pag-ibig. Under Hadsi lahat yan eh. HUDCC. Mga kaibigan, pag kinuwenta mo kung ilan ang pwede mong igawa ng bahay na Pilipino rito sa Pilipinas, naku po. Ha? Eh baka, baka 20% lang ng ninanakaw nila ang babawasin mo. Marami ka ng Pilipino ang mapapagaan mo ang buhay. Hindi man mapaginhawa, mapapagaan mo. Kasi number one, barde ng tao yung wala kang sariling tirahan eh. Di ba? Lalo na umuupa ka lang. Kahit ba mga 3,000-3,000, 5,000, di ba? Na inuupahan mo. Ba mabigat yun? Nagbayad ka ngayon. Bukas may utang ka na naman. Mababaliw ka na kung paano mo pagtatrabahuhan ulit yun. Hindi mo alam kung kikitain mo pa ulit yun. Para may pambabayad ka sa susunod. Di ba? At para ka makaupa, hindi naman isang buwan lang ang kailangan mo. At least kailangan meron kang pang-apat na buwan na i-advance, di ba? Bago ka makaupa ng bahay. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, nakalimutan ko eh.
kanina dun sa issue ng party list. Nasa kamay nating mga Pilipino nga pala, mga butante, sa darating na eleksyon, ikampanya ninyo, kayo nakikinig, sa pagboto, huwag na tayong bumoto ng kahit na anong party list. Para ho tayong naglalagay ng magnanakaw sa atin, mag-aabuso sa kapangyarihan, mga kaibigan. Karamihan dyan, vested interest yan. Protektado na nila ang kung anong negosyo nila, mga interest nila. Ha? Kumikita pa sila. Ha? Nalimpak-limpak na salapi. Samantalang marami ang hindi po na-address, nasuliranin ng mga mahihirap nating kababayan. Huwag na tayong bumoto niyan. Sayang lang ho, boto niyan. Sa bandang uli, yan, kita mo, magpapatayan. O, di ba? Mga kaibigan, wag na. Una natin aksayahin ang pera ng taong bayan dyan. Kung hindi pa nila matanggal sa batas yan, wag na tayong bumoto ng kahit sino. Wag tayong mamili. Hindi tayo namimili kasi yun ang talagang dapat, di ba? Hindi ka pwedeng mamili dito kung sino paborito mong magnanakaw. Pag ang magnanakaw eh, gusto mo yung nagnanakaw, hindi masama. Pag galit ka sa tao, doon lang masama magnakaw. Eh, wala. Hindi pwede yan. Yung party list, ikampanya ninyo sa susunod na eleksyon. I-boycott lahat yan. Kahit sino pa yan, i-boycott nyo yan. Oh, eh, ang hirap eh. Ang Pilipino kasi hindi marunong magkaisa. Di ba? Pakita ninyo pagkakaisa ninyo. Sipin mo mga smuggler, nakaupo dyan, kala mo kung sino. Eh, inuhuli lang yan dati. Si Kaper si Lapit, bumabanat. Lapit Fire! Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Teddy Boy Finger Loxin. Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na